the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So nandito po ako ngayon dahil may bago na naman pong update ang e-travel. So ngayon nandito ako para ipakita sa inyo mga kabayan ang step by step na bagong proseso sa e-travel. So punta lang po tayo sa Google Chrome, then search etravel.gov.ph. So here we go mga kabayan, so piliin lang po natin dito yung Philippine Passport Holder. Saka sa travel type, ang ilalagay po ninyo dyan ay arrival. Ito po ay para sa mga uuwi po ng Pilipinas na kukuha ng e-travel. So huwag nyo pong pipiliin yung departure kasi yan po ay ang pabalik ng abroad. Kung pabalik po kayo ng abroad, so hindi po kayo dyan magpipil up. So ang pupuntahan nyo po ay dito po sa baba. Ito pong have you previous registration? Click here if you are traveling again. So yun po yung i-click nyo po, yung may red arrow na yan, yung mga pabalik po ng abroad. So ngayon, magkukontinue tayo ngayon. Ito po ang tutorial natin ay yung pauwi po ito ng Pilipinas. So pinapaliwanag ko lang po para mas lalong maintindihan nyo. So tuloy po tayo. So piliin lang po natin dito ay arrival dahil nga po pauwi tayo ng Pilipinas. Tapos dito sa transportation type, so pipiliin natin ay air. Tapos ilagay mo po dito yung fecha kung kailan po yung dating nyo sa Pilipinas. Tapos maglalagay po tayo dito ng email address. So dapat yung active. Saka yung registration po, pwede po kayo mag-register 2 days or 3 days before, pwede na po kayo mag-register sa e-travel pag pauwi po kayo ng Pilipinas. So valid po pa rin po ito na 72 hours. Okay po. So lagay lang po tayo dito ng email, so enter email, tapos dito sa baba yung re-enter email, so ikakopy ko lang yan para mas mabilis, tapos ipipaste ko lang sa baba. So pwede nyo rin po ilagay ng manual. So okay po, tapos lagyan po ng check ito sa baba yung box, tapos may lalabas na ganito, tapos yes, agree mo lang. Okay po, so pinitin lang natin yung yes, agree. Tapos, continue po tayo mga kabayan. So, dito tayo sa personal profile. So, pipil upan lang po natin ito. So, maglalagay lang po tayo dito ng first name, middle name, last name, saka suffix kung may junior. So, lagay po tayo ng name. Parang ganito rin to tulad dati. May mga kunting pagbabago lang po. So, parang ganun din. Yung process po nito ay parang ganun din. Ang madali lang po dito ay ang pabalik po ng abroad. So, hindi na po kayo mag-fill up ng marami kasi ilalagay nyo lang po yung reference number doon. So, sa suffix, optional lang po yan. Kung maglalagay kayo dyan ng junior, okay po. So, lagay kayo ng passport sa sex, female or male. Tapos, lagay kayo ng date of birth, citizenship, Filipino. So, country of birth, Philippines. Occupation, so ilagay nyo na lang po dyan ay others. Tapos lagay po kayo dito ng number. Parang ganito rin po ang ano, ang nagbago lang po ay yung sa ano, yung sa departure. Halos parehas lang ng sasagutan dito eh. So permanent country residence, so lagay nyo ay Philippines.
Tapos, lagay po kayo dito ng province nyo. So, lagay kayo ng province nyo. So, ako ay Cavite. So, city, Dasmariñas. So, barangay, Salawag. So, lagay nyo lang po yung address nyo. Tapos, yung house number. Saka yung building street kung meron. Kung wala, ay pwede nyo rin po huwag yung lagyan. So, next na tayo. Dito tayo sa travel details. So, purpose of travel. Sa travel type, so aircraft passenger. Tapos yung pangalan ng airline mo. Tapos lagay nyo po dito yung flight number. Tapos yung kung saan po kayong terminal. Yung seat na yan, kahit po mag-ano kayo dyan, ay wala pa palang ano. Country origin po, kung saan po kayo ha. So ilalagay nyo po dyan kung saan kayong bansa. So ako Oman. Kaya pala ayaw mag-next eh. Hindi, wala pa pala akong fill up. Tapos sa are you overseas Filipino? So yes. Meron pang isa. Sa OFW classification, land base. Pag okay na ay next. Tapos sa destination upon arrival in the Philippines. So dati ay walang ganito. Ngayon tatlo na po yung option niya. Hotel resort, residence, so transit. Yung transit naman kung sa airport ang destination nyo. Eh kung ano, kung wala kayong residence, eh ang hotel, kung mag-hotel kayo. Pero yung pipiliin natin dito ay residence. Kasi residente tayo ng Pilipinas. So pinapakita ko lang sa inyo yung mga option. Halimbawa, yung transit, kung saan po kayong airport mag-stay. Airport Terminal 1, Airport Terminal 2, Terminal 3. So pinapakita ko lang sa inyo. So ang pipiliin natin dyan ay residence sa mga kabayan, residence. Tapos lalagay po tayo dito ng address gaya kanina. Yung address po natin sa Pilipinas. So Cavite. So ganun din, pinilapan kanina. Gayahin mo na lang po yon. Tapos yung house number. Tapos lagay po ulit tayo ng contact information dito. So ito lang yung kunting pagbabago sa e-travel. Tapos dito tayo sa health declaration. So maglalagay po tayo dito ng vaccine kung kailan po tayo na bakunahan. So maglalagay tayo dito kabayan ng first dose vaccine natin. So ilalagay natin dyan. So tingnan nyo yung vaccination card nyo para makita nyo po kung kailan kayo na bakunahan ng first dose. Tapos name of vaccine. So tingnan nyo kung anong pangalan ng vaccine nyo. So vaccinated for second dose. Lagay nyo po nung, yung pecha kung kailan po kayo na second dose. Okay po. Tapos ulit pangalan ng vaccine. Tapos dito sa country. So jump na lang po tayo dyan. So alam nyo na yan eh. Pare-parehas lang eh. So no. Tapos ganito na yung lalabas. Yung personal profile natin. So check nyo na lang kung tama yung mga details nyo, saka nyo i-submit. Dahil na once na na-submit nyo na yan, ay hindi nyo na yun ibabalik. So check nyo po. Kung may gusto kayong edit, ay pinutin nyo lang po yung lapis para ma-edit nyo. Okay po, kung nakita nyo na okay naman, tama naman lahat yung mga passport, yung mga petsa ng mga vaccine, mga number, okay. So, magsusubmit na po tayo. So, pinutin natin yung submit. So, ayan, kabayan, mayroon na tayong e-travel. So, congratulations. So, ganito pa rin yung e-travel natin. Ay, yung kulay green pa rin po yung makukuha natin pag pa-uwi tayo ng Pilipinas. Pagpabalik naman po tayo ng abroad, ang makukuha po natin na e-travel ay kulay blue. So ganito pa rin po ang makukuha nyong e-travel. Ito po yung updated na e-travel. So kulay green pa rin po yung makukuha nyo na QR code.
So parang ganun din. So okay po mga kabayan, sana makatulong ito sa inyong video ito. So kung gusto niyo po mapanood yung paano po mag-register sa pabalik abroad, ay may video po ako dyan sa baba. So tingnan niyo na lang po. So hanapin niyo na lang po dyan, ay may tutorial din po ako dyan kung paano pabalik abroad. So okay po mga kabayan, so hanggang dito na lang mga kabayan. So bye bye. So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So nandito tayo para i-update yung mga bagong e-travel ngayon. Ito po ay tungkol sa mga departure, yung pabalik po ng abroad. So ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano. Tara! So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So nandito po ako ngayon dahil may bago na naman pong update ang e-travel. So ngayon nandito ako para ipakita sa inyo mga kabayan ang step by step na bagong proseso sa e-travel. So here we go mga kabayan. So lalagay lang po natin dito yung mga reference number. So ano po yung mga reference number? Yan po yung dati na pong file na meron po kayo nung umuwi po kayo ng Pilipinas. So ilalagay nyo lang po yung reference number dyan para hindi na po kayo mag-fill up ng marami. Okay po. Pagkatapos nyo pong ilagay yung reference number, so ilalagay nyo lang po yung date of birth nyo. Kailangan ay parehas yung date of birth nyo sa luma nyong arrival card para magtali po siya. Okay po? So kailangan ay tama yung reference number para hindi siya mag record not found. So okay mga kabayan, so sa travel type, ang ilalagay nyo po dyan ay departure kasi nga pabalik po kayo ng Pilipinas. Tapos dito po sa new date departure, kung kailan po yung flight nyo pabalik po ng abroad. Okay po. Tapos dito sa transportation type, air. Okay po. Huwag po magkakamali yung birth date nyo mga kabayan, dahil pag mali po yung birth date tulad ng ganito, hindi po kapareha siya sa ano. May lalabas dyan na record not found. So kailangan ay tama yung date of birth mo doon po sa dati nyong lumang e-travel. Okay po. So kailangan ay parehas yung birth date na ilalagay nyo dyan. Tapos yung be careful po kayo sa paglalagay ng reference number, yung 0 saka yung O po ay halos magkatulad. So halata naman po yung O kasi nga po ay pabilog. Yung 0 ay medyo pahaba siya. So okay po. So continue tayo. So ganyan ang lalabas pag mali yung birth date. So record not found. Kaya ang ginawa ko ay tinignan ko po yung birth date na nalagay ko doon sa lumang e-travel ko nung umuwi po ako ng Pilipinas. So kailangan kailangan tama po ang birth date na nilagay nyo. Kasi pag mali po yung date of birth na nilagay nyo dyan ay ang sasabihin ay record not found. So ang mangyayari, para kayong gagawa ng account, so pangit yun kasi may exist na po kayong file. So okay po. So kaya ginawa ko ay inedit ko, nilagay ko yung dati kong birth date dati sa ano. Tapos pig continue ko siya. Tapos saka siya inaccept. So ganito ang mangyayari kabayan. So okay na siya. So hindi na kayo magpi-fill up diyan kasi dati na pong may file po kayo dati, kaya may konti lang pi-fill upan to sa dulo. So may file na yan. Yan po yung dating luma. So magne-next-next na lang po tayo dito. So may konti lang po tayong pipil upan dyan sa dulo. Tapos na. Next-next na lang. Tapos makakuha na po tayo ng e-arrival card. E-travel card. So ito lang pipil upan natin sa departure via air. So ilagay nyo lang po yung country
destination nyo. Halimbawa ako Oman. Country of destination ha, kung saan po kayong bansa. Okay po, gaya din to ng dati na pipilapan eh. So ito lang po yung pipilapan natin dyan, tapos mag-next na po tayo. Okay po, so are you overseas Filipino workers? Yes. Tapos OFW classification, land-based. Purpose of travel, so ilagay nyo lang po dyan sa others. Tulad din to nung dati. Ito lang po yung pipilapan natin dito mga kabayan. So, travel type, aircraft, passenger. Tapos, lagay nyo lang po yung name ng airline. Okay po. Lagay nyo yung name ng airline. Wala na yung airline ko dito ah. Yun, Kuwait Air. Tapos ilagay nyo lang po yung flight number. Ilagay nyo lang po yung flight number nyo. Tapos next ay yung airport of departure. Kung saan po kayong terminal. Halimbawa, terminal 2 o terminal 3 o Clark, Manila. So yun po ang lalagay nyo. Sandali lang po, hindi ko makiano yung ano ko, flight number. Okay. So okay na. So yung airport of departure, kung saan po kayong terminal, aalis. Terminal 3 kayo o sa Clark International Airport. So ako terminal 1. So lagay natin dito terminal 3 kung saan ko yung airport. Tapos dito sa seat number, wag na yan. Laktawan nyo na po yan. Next na po tayo. So ayan na po yung file nyo dati. May files po kayo dyan dati na. So ang gagawin nyo dito ay mag-next lang po kayo kabayan. So wala na po kayong i-edit dyan kasi yan po yung ano nyo, yun po yung file nyo nung umuwi po kayo ng Pilipinas. So yun na po. So ito ang gagawin nyo ay magsusubmit na lang po tayo dito para makakuha tayo ng e-travel card pabalik po ng ibang bansa. So kung gusto niyo pong i-check ay mayroon naman po dyan. So yung lapis, ipindutin niyo lang po yung lapis para ma-edit niyo kung may mga mali. Kung nagpalit na yung passport niyo halimbawa, mayroon lang, pindutin niyo lang po yung previous para bumalik siya. Di tulad po dati na wala po itong previous dati. So kung gusto nyo pong balikan mga kabayan, kung gusto nyo po tingnan yung mga file nyo, kung i-check nyo, so pindutin nyo lang po yung previous. So pag okay na po lahat, so pipindutin lang po natin dito yung submit para makakuha na po tayo ng e-travel card pabalik po ng abroad. So pindutin nyo lang po yung previous. Kung meron kayong titingnan na file, halimbawa i-check nyo na maayos, kung tama nga, siguro hindi naman yan mali kasi yun na po yung previous file nyo dati sa e-travel nung umuwi po kayo. So titingnan nyo lang kasi di na kayo nagpipill up yan ng address kasi nga yun na yun. Yan ang kagandahan po sa pabalik na maglalagay ng reference. So hindi na po kailangang maraming pipill upan kasi nandyan na po yung dati yung files. So in-next nyo lang. Yun lang yung pinakita ko sa inyo na kunting pipill upan, yun lang po yun. So pag okay naman yan kasi okay na talaga yan. So isusubmit na natin para makakuha po tayo ng e-travel. So, submit natin. So, submit na tayo para makakuha na tayo ng e-travel. Ayan, congratulations. Ganito lang. Ganun lang po kadali pag pabalik abroad. So, ganito na po ang hitsura ng e-travel natin mga kabayan. Kulay blue po siya pag pabalik abroad. So okay mga kabayan, sana makatulong tong video na to. So paki-thumbs up naman po. And good luck na lang po sa mga kabayan natin na pabalik na abroad. Saka yung isa pa nating requirements ay yung OEC. Sana po ay kumpleto yung inyong mga requirements.
Ito pala kabayan ay gaya din dati po, hindi po 3 hours. So, gaya din po ng 2 days or 3 days pwede po kayong mag-register sa e-travel. So okay po. Bye-bye.